Magandang araw po sa inyo at sa mga makakapanood pa po nitong video nito. Ito pong Boxer City 150 na ito ay ang problema niya, bigla raw namamatay. Dumating siya rito sa shop. Ang complaint niya, yun na nga, bigla namamatay kapag umiinit yung makina. Ito yung naipagawa na rin po sa ibang shop. Pinagtan yata ng CDI. Pag testing mo, may-ari ganun pa rin. Testingin po natin. Napainit ko na po siya mga 10 minutes. Siguro bigla na lang daw pong titigil yan. Basta nananakbo kasi mainit na nga yung makina. So ngayon, ito po bago dali sa akin. Alam ko yan, palser na agad ang papalitan dyan. Pero titestingin natin. Ayan na, namatay na. Titingin natin. Titestingin po natin. Ganito po yung pag-testing para matrace din ninyo agad yung sira. Kung wala po kayong multi-tester, di syempre papadyakan nyo muna. Kung mayroong spark test po muna ang gagawin. Yung high tension wire, ididikit nyo lang dun sa cylinder head, sa bakal. Huwag po dun sa engineering plastic. Yan. Ngayon po, kung walang spark, may dala po ako dyan multi-tester. Ang titestingin nyo po dyan ay kulay. Yung pulser po, white and red na. May red po siya na tracer. White, red. Tapos, i-connect nyo yung negative probe naman ay doon sa black and yellow, sa negative, sa ground. Sa color coding po ng Kawasaki at ng Baja, ang grounding po niyan ay black and yellow. Isinit ko na po yung tester sa resistance. Mapapansin niyo po, papasensya na nga po kayo doon sa video, gawa ng maliit lang po yung pagkakakuha ko. Ayan. Yung positive probe po, inilagay po yan ay doon sa white and red. Tapos yung negative po ay doon sa ground. Wala po siyang resistance dahil mainit yung makina. Ang mangyayari po niyan, pag lumamig, magkakaroon yan. Yan, pag tinesting po yung pag binalik na ulit doon sa white and red, yung pulser na wire, wala po siyang resistance. Pero yung primary niya, mayroon 14 point something yung lumabas kanina. So, ayan na po. Ang gagawin natin dyan, papalamigin nyo na natin. Nagbaon na ako ng tubig para matesting nyo lang. Para mapakita ko sa inyo na magkakameron siya ng resistance basta lumamig. Ibig sabihin po, pag lumamig yung makina, magkakaroon na ng resistance yan. Once na tinesting, aandar na po ulit. Yun yung mangyayari sa motor ninyo kung yan ang sira. Kung pulser ang sira. Pulser coil. Yan yung problema. Yan po ang mga sinyalis niyan. Basta pag uminit, mawawala ang kuryente. Pag lumamig, magkakameron po yan. Magkakaroon na po ng resistance yan. Ayan, 227 o 226 point something, ganon. Yan na po yung tama talagang resistance ng pulser. Kanina wala siyang resistance. Ibig sabihin, pulser na ang sira talaga niya. Wala po siya rin sa primary. Wala rin sa CDI. Tapos, pag tinesting po yan, magkakameron na yan ng kuryente kasi meron na ng resistance. Hindi lang po ganong kita. Pero may pag testing nyo yan, may spark na yan. Meron na, hindi nag-along kita Okay. Pag umispark na po yan, ibig sabihin, naandar na uli. Ngayon, pag uminit uli, mauulit na naman siya. Paulit-ulit lang po yun hanggat hindi nyo pinapaltan nyo ng pulser coil. Okay. O ang tawag nila dyan ay pick-up coil. Nilagay ko na po uli yung spark plug cap. Aandar na uli siya. Pag tinesting. Ayan na po.
radar na ulit dahil lumamig na uli yung makina. Yan po, binuksan ko na. Pasensya na po ulit kayo. Medyo pangit yung video. Yun lang po, dyan lang po nakatayo yung pulsar coil. Yan, nasa sa tabing karsada lang po kami nagawa eh. Yan, yun po. May dalawang tornilyo na positive screw. Yan po yun. Yan, puputulin nyo lang yan. Tapos papalitan nyo ng bago. Yan. Yan po. Pag tinisting ninyo yung pulsar coil na yan, wala, may resistance uli yan kasi malamig na. O ngayon, ang gagamitin, ang ginamit ko po doon ay yung ganito. Yung pang CT100 na pickup coil. May nabibili po niyan. Lalakihan nyo lang siya ng butas. Gawa ng 5mm lang yung kanyang tornilyo dyan. Aandar na po yan. At sana po yung nakatulong. Marami pong salamat.